Ang agimat umutya sa itlog ng tagak. Mga kaibigan, mga ikan, sa kauna-unahang pagkakataon, ako ay magkawa ng istorya o istory mula pa sa aking lolo. Base sa kwento ng aking lolo, na ang tagak ay may taglay na agimat umutya. Ano nga ba ang kapangyarihan na taglay sa itlog ng tagak na puti? Ayon pa sa aking lolo noong nabubuhay pa siya, ang itlog ng tagak ay may tatlong uri o tatlong klase. May tatlong kulay. May kulay itim, kulay pula, at kulay puti. Yan ang iba't ibang kulay sa itlog ng tagak. At ang bawat itlog nito ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng kapangyarihan kapag ito'y iyong makuha. Ayon pa sa aking lolo, noong siya ay bata pa, at ang kwentong ito ay naipamana din sa kanyang lolo, na ang itlog ng tagak ay may kakaibang kapangyarihan. Ang itim na itlog ng tagak, kapag ito iyong nakuha, ikaw ay magiging makapangyarihan. Ikaw ay makatagus sa dingding o sa kahit anong bagay kaya mong lusutan sa taglay ng itim na kapangyarihan. At ang itim na tagak, kapag ikaw ay pumasok sa bahay, hindi sila magkamalay. Kumbaga, hindi kanila mararamdaman. Tulog na tulog sila kapag ikaw ay papasok tuwing gabi. Ito ay kalimitang ginagamit sa mga masasamang tao sa pamamagitan ng pagnanakaw. Kasi ang kapangyarihan ayon pa sa aking lolo, sa itim na tagak na itlog, kapag ito'y napapasayo, ito ay magtataglay ng kapangyarihan na kaya mong tumagos sa pader sa kahit anong bagay. At kapag ikaw ay makapasok na sa bahay tuwing gabi, ay hindi magkamalay ang mga taong nasa loob ng bahay. Kumbaga, sila ay tulog na tulog na parang patay. Yan ang kapangyarihan sa itlog na tagak na itim ayon pa sa aking lolo. Punta naman tayo sa itlog na pula. Kung sino man ang taong makakuha nito, siya ay magkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Siya ay hindi tatablan ng matalim na itak o kahit mga malalakas na armas. Hindi siya matatablan kapag ang itlog na tagak na ito, ang itim na itlog, pag iyong makuha. Yan ang kapangyarihan sa itlog na tagak na kulay pula. Kumbaga, kublan, hindi ka na matatablan sa kahit anumang sandata. Yan ang ginagamit ng mga sinaunang mandirigba na hindi sila tinatablang kahit anong sandata gaya ng sibat, pana, bulo o ano paman, o kahit yung mga baril ay hindi sila tinatablan. Punta naman tayo sa pangatlong kulay ng itlog ng tagak. Ito ay kulay puti. Ayon pa sa aking lolo, ang kapangyarihan sa itlog na tagak na kulay puti, kapag ang tao ay nakakuha sa mahiwagang itlog na ito, ang kulay na itlog ng tagak na puti, ang kapangyarihan sa itlog na tagak na ito, ang tao ay magkaroon ng kapangyarihang hindi makikita. Kumbaga, siya ay magiging invisible.
Dagdag pa sa aking lolo, kapag ikaw ang nakakuha sa puting itlog na tagak, ikaw ay hindi na makikita tuwing iyong gagamitin ang kapangyarihan sa itlog na tagak. At ako'y nagtanong sa kanya, "Lolo, paano pag gamitin ang itlog na tagak?" Ayon pa sa aking lolo, "Apo, pag iyo itong makuha, kung gusto mong gamitin ang kapangyarihan nito, isubo mo lang sa iyong bibig at huwag mong lunukin. Pag nasa bibig mo na ito, ito ay tatalab na, kumbaga gagana na ang kapangyarihan o agimat sa itlog ng tagak." At ang sabi ng lolo, "Mahirap hanapin ang pugad sa itlog ng tagak kapag ikaw ay hindi iniyaan sa kapangyarihan." At ako'y nagtanong sa kanya, "Lolo, saan matatagpuan ang pugad ng tagak?" At ang sagot niya, "Apo, makatagpuan mo ang pugad ng tagak doon sa tuktok ng bundok na may talon o falls. Doon mo makikita. Pag ikaw ay titingala sa taas, wala kang makikita ni anumang pugad. Subalit, doon ka titingin sa batis o nasa falls banda, makikita mo ang pugad ng tagak. At pag nakikita mo yon, yon ang sinyalis na ikaw ay makakuha ng taglay na kapangyarihan. At sa pamamagitan ng pagkuha nito, pag nakikita mo na ang anino sa tubig, doon mo rin kukunin. Kumbaga, sa pamamagitan ng anino, puntahan mo na ang batis at doon mo rin kukunin ang itlog ng tagak. At pag kulay itim, iba ang kapangyarihan din. Pula, may kapangyarihan din. Puti, may kapangyarihan din. Depende na sa may-ari ng tagak na, kasi ayon sa paniniwala, ito ay pagmamay-ari ng inkanto. Kapag ikaw ay pinagkaluban ng itim na itlog, ito ay itim na kapangyarihan. Kapag ikaw ay pinagkaluban ng purang itlog, ikaw ay hindi tinatablan. Kapag ikaw ay binigyan ng puting itlog, ito ay kapangyarihan na hindi ka makikita. Ikaw ay magiging invisible." Ayon pa sa aking lolo. Dagdag pa sa aking lolo, noong sa kanyang kabataan, ay may kaibigan siyang nakakuha ng itlog ng tagak. At puting itlog ng tagak ang kanyang nakuha. Kumbaga, ang kapangyarihan ng itlog na tagak ay invisible, hindi makikita. At nagmula noon, ang kanyang kaibigan ay biglang naglaho sa kanilang nayon. Unang-una, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa pagbuntas sa bahay-bahay. Siya ay hindi makikita ninuman. Talagang kakaiba ang kapangyarihan sa itlog ng tagak. Itong taong ito ay nagngangalang Ambrosio. Si Ambrosio, mga kaibigan, ayon pa sa aking lolo, ay mabait na tao. Tinulungan niya ang mga tao sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yung mga taong walang-wala ay kanyang tinulungan. Mula nang nagkaroon ng kapangyarihan sa Ambrosio, bigla siyang naglaho sa kanilang dayon. At napabalita na si Ambrosio ay ginamit ang kanyang kapangyarihan sa hindi tama. Ayon pa sa kwento na aking lolo, itong si Ambrosio ay ginamit ang kapangyarihan sa maling paraan. Dahil sa taglay niyang kapangyarihan na hindi siya makikita, ginamit niya ito sa masamang paraan. Kumbaga, napabalita na maraming nawawalan ng pira sa kanilang kabahayan, sa mga tindahan. At ang suspek ay si Ambrosio kasi
hindi siya nakikita. Yon ang ginagawa ni Ambrosio. Isang araw, sinubukan ni Ambrosio na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa isang babaeng hindi maganda. Subalit, siksi naman ito. Gusto niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ang babaeng ito ay nakatira sa isang malaking bahay na ang ama ay mayaman, kumbaga matawag nating mayamang pamilya. At dahil itong si Ambrosio ay hindi makikita, gusto niyang angkinin ang babae sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Isang araw, habang ang babae ay nasa bahay nag-isa, nasa loob ng kwarto, dahan-dahang pumasok itong si Ambrosio kasi hindi siya makikita. So, pasimple lang na pumasok si Ambrosio. At sa panahong iyon, ang babaeng sinasabi ay nasa loob ng kwarto katatapos lang maligo. Wow, ang bango. Yan ang nasambit ni Ambrosio sa kanyang isip. So, ang ginawa ni Ambrosio ay kanyang sinunggaban at kanyang tinakpan ang bibig ng babae, kanyang hinalikan, kanyang niyapos ng tulo, kalitad. So, ang babae ay talagang natatakot. Takot na takot ang babae kasi may yumakap sa kanya na hindi makikita. Subalit siya ay hindi makasigaw kasi tinakpan ang kanyang bibig. Kasi sa pagkataong iyon, si Ambrosio ay nakahuban at ang babae ay katapos lang maligo. So, nakahuban din. So, ang ginawa ni Ambrosio, hindi man siya makikita, ay kanyang niyakap ng tulo ng mahigpit at tinakban ang bunganga ng babae upang hindi siya makasigaw. So, ganun na nga, mga kaibigan, ang ginawa ni Ambrosio ay kanyang nilastapangan, ang tinatawag nito, ay kanyang inangkin ang babaeng siksi, subalit ay hindi maganda. So, yun ang ginagawa ni Ambrosio paulit-ulit hanggang sa akala niya ay palagi siya magtatagumpay. So, isang araw, bumalik siya doon muli sa bahay ng babae ay gusto niyang angkinin. Hindi niya alam na ang babae ay nagsumbong na pala sa kanyang mga magulang at ang kanyang ang magulang sa babaeng ito ay mayaman. So, naglagay ng bitag itong magulang sa nasabing babae para mahuli itong si Ambrosio. So, papasok na sana si Ambrosio at ang kininasana niya ang babae. Subalit, nakapaghanda na ang babae sa pagyakap niya ng buong higpit ng babae. Ang ginawa ng babae ay nakarili na pala ang isang martilyo at pinukbok ang taong hindi makita doon. Bagsak si Ambrosio. At doon, ayon pa sa aking lulo, pag ang taong may hawak nito kasi nasa bibig niya ang mahiwagang itlog ng tagak na puti. Kapag ang tao ay nawalan ng malay, ito ay mawalan ng bisa. At doon, nakita ang pagkatao ni Ambrosio na hubot-hubad, walang damit at walang malay. At nang nagkamalay si Ambrosio, wala na sa kanya ang mahiwagang itlog na tagak. Ito ay napisa. Ito ay nabiyak sa kanyang bibig dahil sa napakalakas na pagpukpok ng martilyo sa babae sa kanya. Doon nawala ang bisa sa itlog ng tagak na puti. Pagkamalay niya,
nandoon na siya sa kulungan. Sising-sisi noon si Ambrosio. At mula noon, sisiman si Ambrosio, ay nawala ng bisa o kapangyarihan. Binayaran niya ang kanyang kasito ay nabiyak o nabasag sa loob ng kanyang buwanga. So mga guys, mga babae, nang tayo ay may taglay na kapangyarihan o agimat sa anumang agimat nating na pinagkaloob sa atin, naway gamitin natin sa mabuti. Hindi tayo gagawa ng masama. Baka matulad tayo ni Ambrosio na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa kasamaan. Tuloy, kalabuso, priso ang kanyang nahantungan. So mga kaikik, mga kaibigan, mga ikan, kung nagustuhan niyo ang aking kwento, so paki-like, comment, and subscribe sa ating channel sa Mat Agimat o sa Agimat Channel para maka-upload tayo ng iba pang video. Salamat muli!